siya si Nanay Milet, 78 years old at halos apat na dekada na nga siyang nagtitinda ng mga lutong ulam dito sa tabing kalsada na halos katapat nga lang ng Osano Park, Upper Bicutan, Taguig. Eto na yata yung lutong ulam na masasabi ko na pangmasa dahil bukod sa affordable na, masarap pa. At alam nyo ba, sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, ay never nagtaas si Nanay ng kanyang presyo. At maniniwala ka rin ba na ang ulam niya katulad ng dinuguan, alam natin na ang presyo ay 60 pesos pataas na ang serving ngayon. Sa kanya ka lang mga kabili na pwedeng 30 at pwedeng 20 pesos. Ang pork sinigang naman niya ay pwedeng 30 pesos at pwede ring 20 pesos. At sa kanyang paksiw na tulingan naman ay 30 pesos lang, na alam natin sa iba ay 50 pesos pataas na ito. Maging si Kuya Rider ay nagulat din. At si Kuya sa presyo, 20 ha? 20? Ang iba nga dyan, pag-60 na eh. 60 ang iba eh. Bakit 20 lang? At nang kinausap ko nga ay nalaman ko ang dahilan ni Nanay Milet. Ako naman kasi parang makatulong sa katulad kong mahirap. Kasi mahirap talagang kahit 20 lang pwede na. Tapos kahit 10 pwede na. Para lang malaman na nandyan. Kasi karamihan dito, napakahirap talaga. Makatulong ka lang sa kapwa mo, masaya ka. Nay, tanong ko lang, may kinikita ka pa rin ba kahit paano doon sa yung tinda? Aha, meron pa rin ko. Alam mo, para sa akin, makatulong sa kapwa ko mahirap. At 20 lang, nakakakain sila. Yun ang ano, kasi wala naman akong sakit, wala akong ano. Sabi ko, siguro tinutulungan din ako ng Panginoon Diyos kasi yung, yun na, walang ano. Kahit ako walang tubuin, walang ano, basta. Ah, basta makatulong pa lang sa iyo. May share mo lang may yung palit mo sa pagluluto. Oo, yun na. Sarap magluluto. Lagang 10 peso, makakakain na sila. Lalo bagoong, mabilin 5. Sabi ko, ano ba yan? O sige, sila maka, ano, sila pinakano sa, ano, makakain na. At kaya nga, dahil alas 12:30 na, at ako'y gutom na rin, tara, makisarap na. Titikman nga natin yung bili natin kay Nanay na ulam. Ito, pork dinuguan. Titikman natin yung sabaw. Soro hot. Guys, titikman natin. Ang sarap. Guys, 30 pesos lang to ah. At tulad nga na sabi ni Nanay kanina, pwede ka makabili sa kanya ng 20 pesos. Depende sa budget mo. So ayan guys, ito na mabinili kong sinigang kay Nanay. Worth 30 pesos lang to guys. Pwede ka rin makabili sa kanya ng 20 pesos. So binili ko na lang din kay Nanay itong buto-buto na to. May laman rin naman siya. Ayan. Tignan natin yung sabaw guys. Gamit tayong serving spoon kasi may kakain din na iba eh. Sali natin dito. Sarap din guys. Ito. Tapos yung ano niya oh, yung karne niya oh, ang lambot-lambot na. Tapos masarap talaga yung sabaw niya guys kasi meron siyang hinahalong buto. Ayun. Lasang-lasa mo yung sabaw ng lasang karne kasi nga pinakuluan din nila yung buto ng baboy. Tikman natin guys. Sarap. Tapos yung pangatlo, yung huli, bumili din tayo na ng ano. Pulingan. Hindi ganun sobrang kaasim, hindi matapang yung asim niya. Masarap. Tapos may talong din syempre. Favorite yung talong, tapos lagyan natin ng konting isda. May sabaw. Tanggalin natin yung tinik. Ayan guys oh. Magsasama-samahin ko na to. Sarap. So paano guys? Hanggang dito na lang. Kakain muna kami ha. God bless.